Sige po, tayo po ay pwede na po makaupo at isang maganda at mapagpalang gabi na po sa Batista. So, sa pag-aaralan natin muli ng 1FC, po, naman po natin na sa pagkos natin, kapag tinanggap po natin ang Panginoon, tinanggap natin ang gospel, ay yung new activities. Diba? Marami nang pinag-aralan ng nakaraan ng mga bago dahil nabago na nga tayo. So, isa po doon ay yung new activity. Kung gawain ng Lord, lalo na ang Sunday worship. Hebrews 5. Nababasa niyo po ang sabi sa Hebrews 25. Not forsaking the assembly ourselves together is the mother of some, but exhorting one another, and so as you see the day approaching. So yan po ang sinasabi po sa Hebrews 10:25. Ito po yung kaibang experience ang mararanasan natin kapag tayo ay dumadalo ng Sunday worship. Huwag daw nating kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitikong ganito. At ang pinakamahalaga kung bakit hindi natin dapat kaligtaan, bukod sa makakapagpalakasan daw po tayo, di ba? Ay naghihintay sa atin ang ating Amang Diyos. Yun po yung napakaganda. Kung bakit po tayo dapat hindi natin kinakaligtaan. Kasi nga po, ayan yung title natin ngayong gabi ito. Ano daw po title natin? Lesson number 4 na po tayo. Your Father is waiting. Maliwanag po ba? Nababasa? Hindi. Mababasa po. Mababa lang po. Okay. So, yan po yung pinaka title po ng ating pag-aaralan. Kaya sabi natin, every Sunday, God is looking forward to have fellowship with His children. God is expecting us to come always as He plans of giving us something special. So alam po ba ninyo yun? Na merong inihahanda ang Lord every Sunday na ibibigay po sa atin. Kaya po siya ay naghahanap sa atin. Ine-expect niya po yung magka-fellowship ang kanyang mga anak. Naghihintay ang Diyos sa ating pagdalo sapagkat yun nga, meron na siyang plano. Meron siyang gustong ibigay sa atin na something special. Our church brethren would be glad to see us you as well. Diba? Yung mga kapatid natin, gusto din po tayo makita. Our pastor and his family are also looking forward to be with us. Yan po ang mga naghihintay. Ano po, bukod sa ang Panginoon, naghihintay sa atin, ang ating Amang Diyos naghihintay sa atin, pati ang ating mga kapatiran, si Pastor at ang kanyang pamilya ay umaasa na makakasama tayo sa pagtitipon every Sunday. Kami din po mga teachers, talagang hinahanap namin kayo kapag Linggo. Kapag may mga gawain, talagang hinahanap po namin kayo. At syempre, nalulungkot kami pag di namin kayo nakikita sa bawat gawain. So, ito po yung mararanasan natin sa pagdalo natin every Sunday or sa Sunday worship service. Ano po ba yung mga ma-experience po natin? What you will experience during worship service. Ayan, may mga ma-experience po tayo. Kaya dapat na dumadalo tayo kasi nga po, ano yung mga mararanasan natin? So, number one na mararanasan po natin ay the Bible reading. Yan po yung unang natin na po na tayo po ay may Bible reading. Taas lahat ang may Bible. Saan ang mga Bible? Ayan. Okay. Yung iba ngayon nasa
cellphone na yung mga Bible, yung mga verse, tipo ba? Pero yun po yung dapat na dala-dala natin every time na dadalo tayo. Nakikilala daw po ang isang Kristiyano kapag may dalang Bible. Yeah. Bakit po kailangan magdala ng Bible every Sunday? Para po mabasa po natin yung Holy Scriptures together. Kasi mas mainam po yung may sarili tayong Bible. Tulad niya pag Bible study, kaya nga Bible study, di ba? Dapat meron tayo kung saan doon tayo naglalagay ng mga highlights. Yan. Tuwing makakapakinig tayo ng sermon, dapat na-highlight po natin yung ating mga Bible. Unlike kung sa cellphone, hindi natin yan matatandaan. Hindi natin, at saka mahirap maghanap. Unlike pag may Bible tayo, madali lang natin, natatandaan natin kung nasaan na ba yung verse na yan kasi naka-highlight po siya. And then, as we listen intently, it opens our hearts to God. Yan, pag nakikinig po tayo, habang binabasa, kumisa kasi pag scripture reading, walang nakikinig eh, di ba? Pero dapat po nakikinig tayong mabuti. It opens our hearts to God. Yun po yung nagagawa ng Bible reading. Sabi nga po sa Psalms 119:105, Psalms 119:105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Yan po ang nagagawa ng salita ng Diyos. Ito po ay ilaw. Mahalaga na nababasa rin po natin yan mismo na po yung salita ng Diyos. Kasi ang Diyos, kinakausap tayo personally kapag bukas yung puso natin sa pagbabasa ng Bible o ng kanyang salita. Naliliwanagan po natin yung tamang daan na dapat nating ahakin. Kaya po, mas maganda po na sumasabay tayo. Pag may scripture reading, dapat binabasa po natin. Katulad sa church na sa PowerPoint na po talaga, dapat binabasa din po natin. Para yan po yung makapag-open. Kasi yun ang simulang-simula nung gawain. Hindi po ba? Pangalawa, ano pa daw po yung ating ma-experience after ng reading po ng ano daw po to? Prayer. O, di po ba? Prayer. Yan yung number two na ma-experience po natin. Yan po yung opening prayer. It is done before the start of the Sunday worship service. Nagsisimula ang gawain, syempre, sa pananalangin. Parang tayo, pag nagsimula tayo, nananalangin po tayo matapos magbasa yung scripture verse natin. So ngayon, wala po tayo mga scripture reading. Pero sa church, every Sunday, meron po yan. Po, sabi nga po sa Psalms 95 verse 6, Awit 95 verse 6, O come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord, our Maker. So yun po, dapat daw po, tayo ay sama-sama na nag-worship. So yun po yun. We pray and ask God to open our spiritual understanding of the Word of God. Kaya tayo nananalangin po, paghingi ng basbas ng Panginoon, sa ating gagawing pagsamba, pagpupuri, pagbibigay, at pakikinig. So, parang yung kabuuan ng gawain, ipinagpipray po yan sa opening prayer. In reverence to God, we must stand with our eyes closed and solemnly without any distraction. So, pag nagpray po tayo, nakatayo, nakapikit ang mga mata. Para po nag-sink in talaga yung prayer. Hindi po yung kinapanood natin, yung nasa paligid natin pag nagpe-pray. So dapat nakikiisa po tayo sa pananalangin sapagkat paggalang po sa Diyos ang pagpikit natin habang nananalangin. Di pa ba ngayon na nga yung pagbati na lang natin eh, di ba? Wala na ngayon yung beso-beso, wala na yan. Di ba? Ganyan na nga eh. Nakapikit na magbabaw. So, ganon din po, lalo na sa Panginoon.
po. Kaya mas mararamdaman natin yung presence ng Lord. Wala rin kasi tayong makikitang makakadistract sa atin. Kaya dapat nakapikit tayo every time na mananalangin po tayo. So kahit sa Bible study, practice po natin yan. Now close our eyes and pray ng taimtim sa puso natin. Ayan, so ganun po yung tamang pananalangin. And then number three, ano pa daw po yung mararanasan po natin sa Sunday worship natin po ay yung, ayan, ginawa na rin po natin yung kanina, di po ba? Yung praise and worship. Ayan. Praise and worship is giving back to God, giving thanks with gratitude for all the blessings. Yun po yung, ayan po yung napapraise and worship. Pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kasi lalo na, di ba, pinagpala tayo sa loob ng isang linggo. Kaya dapat, yung Sunday, huwag tayong mawala para magpasalamat. Yun po yun. He has given us every single day of our lives. Kaya dapat po, sa pagkanta, sa pagpupuri, ito po yung nagbubukas ng spiritual dimension upang ang Holy Spirit, ang Holy Spirit ay bumaba sa ating kalagitnaan at tayo ay puspusin ng Holy Ghost. Yun po, yun yung nag-i-invite ngayon para bumaba po ang presence ng Panginoon, yung ating pagpupuri, yung ating pagkanta. Kaya yung pagkanta po natin, hindi po yan, ano, hindi po yan basta-basta lang kanta. Talagang sinasaloob din po natin yung pagkanta po natin. Focus on worship and you will experience a different kind of spiritual consciousness. Yan. Mag-focus daw po tayo sa pag-worship and abounding joy and gladness in your heart when you worship together with the IDO 4, kung nasa main church tayo, pag nasa church natin, yung SOH team po ang nag-lead sa atin para po magkaroon tayo ng yung abounding joy and gladness in our heart ay ma-experience po natin. Sila yung nag-lead sa atin. Susunod na lang po tayo. Yeah. Sabi nga po sa Ephesians 5:19. Ephesians 5:19. Sabi po sa Ephesians 5:19, speaking to one another in songs and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Ayan po yun. Singing and making melody in your hearts to the Lord. So yun po yung ginagagawa pag tayo pa ay umaawit ng hymns and spiritual songs. Hindi lang basta sasabay tayo sa pagkanta, kundi ito po ang handog sa Diyos ng pagpupuri at pasasalamat. Ganun po yun. Yun po, dapat po katanggap-tanggap sa Diyos. Pag-uwit natin, dapat nararamdaman natin na tinatanggap ng Diyos yung pagkanta natin. Di po ba? Kasi nga po, pag-aalay yan eh. Sayang naman po, hindi natin malugod ang Diyos. Tulad ni Cain na nag-alay, hindi nalugod ang Diyos. Dapat, pag naghandog tayo, pag nag-alay tayo, tulad tayo ni Abel. Di ba? Yun po yung dapat na paghahandog. Yun ang gustong-gusto ng Panginoon na pag nag-o-offer po tayo, sabi po, ano daw po yung dapat mag-offer tayo? Offer a worship that is acceptable to God. Yun po yung dapat na na-o-offer natin. Acceptable to God. Tinatanggap niya. Di ba sayang naman yung mag-alay ka na hindi naman tatanggapin. So, nagiging katanggap-tanggap ang ating pagsamba kung taos sa puso humaharap sa Panginoon at nagpupuri ng walang ibang pakay kundi mapasalamatan lamang ang Diyos. Yun po. Yun po yung pinaka talagang diba? Ayaw
Kumaba tayo umakit po. Gusto natin pasalamatan ang Diyos sa pamamagitan ng mga spiritual songs na kinakanta po natin. When we sing wholeheartedly without minding our neighbors or any mental distraction, God is pleased. Yan. Pag umaawit tayo, huwag na tayo mag-isip ng kung ano-ano pa. O, diba? Basta nasa isip lang natin, magpupuri ako, magpapasalamat ako sa Diyos. Because He deserves our undivided attention each and every Sunday service. Every time na magsa-service po, every time na may worship service tayo, deserve ng Lord yung undivided attention. Na? Tayo ba? Gusto natin na present na doon ang nakikinig sa atin. Walang, so, di ba? Parang katulad ngayon, nagsasalita ako, tapos wala naman nakikinig sa inyo. Di ba? Ang sakit noon, lalo na sa Lord. Kaya dapat, pag umaharap tayo sa Lord, wala, focus lang po talaga tayo sa ating Panginoon. Wala tayong pakialam sa mga katabi natin, sa mga neighbors natin, sabi nga. Hindi yung kapitbahay, oh, yung katabi natin. Yan. Sa Diyos lamang, dapat ang focus natin upang maranasan natin yung abounding joy and gladness in our hearts. Yan. Kaya nga po, pag talagang umaawit po tayo na nanggagaling sa puso, talagang iiyak po at iiyak tayo. Yan po yun. Ibig sabihin, tumatalab talaga. Pero pag baliwala lang yung mga kanta, wala lang. O yun, dapat hindi po gano'n. Ayan. Number four. Ano pa daw po? Yung mararanasan po natin pag tayo po ay nasa church during Sunday, number four ay ano daw? Offering. Ayan. Offering. Offertory. Sabi po sa 1 Corinthians 16, 1 and 2. Now, concerning the collection for the saints, I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also. Ayan. So, inutos daw po, inutusan na niya yung Church of Galatia na dapat ka po ay meron ng nakahanda. Eh, kailan? On, sabi po sa verse 2, ayan. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there will be no collection when I come. So, ganun ka, ano si Paul, ha? Oh, itabi niyo na yun daw itabi. Parang halawa, kasi hindi po ba napakasarap nung ng feeling na kapag it's better to receive than to give. Dapat, it's better to give than to receive. So, yun po yun dapat. Same with the Lord. Dapat may handog din tayong daladala. Tayo po ay nag-church. Ayan. Ano po yung dapat daladala natin? Yung tithe and offering. Kanino ba galing yun? Sa Lord din naman eh. Diba? Binabalik lang po natin yung dapat para sa Panginoon. Then we feel good when we bring our tithes and offerings to the Lord. Kasi, bakit we feel good? Kasi nakasunod ka eh. Utos niya yun eh. Kaya, we feel good. So, yun po yun. In the Bible, the type of giving in bringing your tithes and offerings to God, ito ay isang klase pa rin ng pagsamba. Yan. Kasama po yan sa pagsamba. Ang tithes and offerings ay ginagamit
sa lahat ng pangangailangan ng church at ito din yung itinutustot sa lahat ng nangangasiwa sa iglesia. Ayan, so maliwanag po yung sabi sa Malakay 3:10. Alam na natin din naman to, di ba? Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. Para may pagkain doon sa storehouse ng Panginoon. Ano sabi ng Lord? And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such a blessing that there will not be room enough to receive it. Yun po ang challenge ng Panginoon. Sabi niya, try me now. Kung hindi ko buksan ang mga durungawan sa langit at ibuhos. Yan po ang ano ng Lord. Ibubuhos niya po yung pagpapahala sa atin na wala daw sukat kalagyan sa ating bahay. Kaya sabi niya, subukan natin siya upang maranasan natin kung paano ibuhos ng Diyos ang pagpapahala. Yan. Number 4. So, siyempre lahat tayo gusto po natin yun, pero dapat daw, dala-dala po natin yung tithes and offering natin. So, ngayon po, hindi tayo nakakapag-church. Dapat nakatabi po ang, kung di man natin na ipapagdala kay pastor sa church na po, dapat nakatabi po yan. Hindi po natin inuutang. Pati pag inuutang po, may tubo po yan. Kaya wag po nating gamitin ang para sa Panginoon kung ayaw nyo magbayad ng tubo. Opo, may tubo yan. Nasa Bible po yan. Yan. Number 5. Ano pa raw po? Mararanasan natin pag tayo po ay nag-church or nasa Sunday service, listening to the Word of God. Yan. Ang pinakamahalaga po ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Paano tayo makinig? When we listen, anong nagagawa nito? Transformations happen. Yun eh. Nagkakaroon ng pagbabago. Listen intently to the preaching so that your faith will grow in the Lord. So ito po yung nagpapaglago ng ating pananampalataya. Yung tayo ay nakikinig na mabuti sa sinasabi ng Panginoon. Hindi po yung pastor, hindi po yung teacher ang pinapakinggan nyo every time na may gawain. Ang Diyos po ang nangungusap. Ginagamit lang po ang pastor, ginagamit lang ang teachers o sino pa man. Basta word of God po dapat we listen intently. Yun po yun. Para kung gusto nating mag-grow yung ating faith. Kaya mas mainam po na may notebook po kayo. Dapat nagte-take note po kayo. Mahalaga na meron po kayong nakukuha ng mga importanteng messages points mula po sa nangangaral mula sa pastor o mula sa teacher. Mahalaga po yan. Na meron kayong nakukopya. Yan. Bakit po? Kasi sabi nga po sa Romans 10:17, ano daw po? Saan natin nakukuha yung ating pananampalataya? Sa Romans 10:17. So then, faith comes by hearing. Ano yung pinapakinggan natin? Hearing by the word of God. So dyan po lumalago ang ating pananampalataya sa pakikinig ng kanyang salita. Bakit po? God is giving us word of wisdom, instruction, and knowledge on how we should live as Christians. Yun po yung binibigay sa atin. Pag nakikinig tayo ng salita ng Lord, wisdom, instruction, knowledge, kung paano tayo mamuhay bilang mga Kristiyano. Ano pa daw? He gives solutions to our problems and answers to our needs. Kaya dapat nakikinig tayo mabuti. Dahil ang pakikinig ng salita ng Diyos ay ang pagsusuplay
o pag-feed, pagpapakain ng Panginoon sa atin ng spiritual food para tayo tumibay sa pananampalataya at lumago sa ating pag-ibig at pagsunod sa Kanya. Kasi kung di po tayo nakikinig mabuti, ano susundin natin, no, diba? Kaya mahalaga nga po, sabi ko, na nag-take note tayo para makukuha po niya yung mensahe ng Panginoon at magawa po natin sa buhay po natin. So, kaya ito yung pinakamahalagang bahagi o parte ng Sunday service. Dito sa bahaging ito ng Sunday service, nagkakaroon, sabi ko nga ng pagbabago yung buhay natin. Bakit po natutugon yung mga pangailangan natin sa lahat ng areas ng buhay natin. Hindi lang sa material, po. Lahat ng areas natin. Kung meron tayong problema emotional, yan po. Natutugon po yan. Hatut higit sa spiritual. Kaya mahalagang nakikinig tayong mabuti sa nangangaral, sino man po ang ginagamit ng Lord. Hindi po tayo mamimili na ayaw namin dyan. Gusto namin si ganito. Ayaw namin si ganyan teacher. Gusto namin si ganyan. Basta po yung Word of God ang sinasabi. Minemensahe po sa atin. Tanggapin po natin sino man ang ginagamit ng ating Panginoon. Yan. Bakit po? It's more beneficial to our Christian lives. Yeah. If we are attentive to the preaching, may bakna na sa inuturo ng Panginoon. Sa pakikinig, ito po ang mga dapat nating tandaan. Meron po talaga mga dapat na tamang tuntunin sa pakikinig po. First, meron daw po, worshipers are expected ha, to serve the church etiquette. May etiquette yan. The church etiquette during fellowship. Yeah. At ang ano daw ang sabi na basta? Ayan, tingnan natin. Pabuti. Prior, ha? Dapat una. So, the opening. Nangangaral siyempre and yung sure yan po. Kaya dapat refrain from loitering, lumalakad-lakad. Bakit pa kailangan pa? Eh, word of God na, bakit may namamasyal pa habang inihayag ang sa mensahe ng Lord? Dapat po tayo nakikinig. Hindi pambay ba? Lalo na yung nangangaral, di ba? Kaya dapat lahat po tayo talagang handang-handa na po yung puso po natin sa pakikinig ng Word of God. Listening nga eh. Kaya po. Number 3 or letter C. Ano po yung susunod? Refrain from side conversation. Ayan. Pag daw po nagtuturo, nag-preach ko ang iisa lang po ang preacher pag Sunday service. Ako, yung pastor lang po. Kaya ina-avoid, iwasan ang magkwentuhan. Ayan. Side conversation eh. Kasi yung mga side-side mo lang naman ang pwede mong kakwentuhan, di po ba? So dapat nakikinig tayo na mabuti sa Panginoon. Letter D. Ayan. Ano pa daw po yung etiquette? Right etiquette. O yan ha? Yan. Ano daw? Turn off. Anong ito turn off?
your cell phone or set on silent mode. Avoid playing your gadget during preaching. Ayan. Kulang ito eh. No, kulang po yan. Hindi lang basta turn off your cell phone or set on silent mode about play. Dapat wala pong, dapat lahat ng cell phone natin, lahat ng gadget po natin ay nakapatay or naka-silent mode para hindi po tumutunog-tunog. Dapat wala pong nag-text. Walang nagtatawag-tawag na kasi pagka nag-ring, tatakbo, lalabas. Nasayang na po yung word of God. Di ba? Wala din mag-selfie. Di ba? Marami po yan eh. Selfie ng selfie, may word of God. So, dapat wala po. At wala din maglalaro habang may preaching. Dahil po, ito po ay paggalang sa Diyos sa kanyang salita at sa mga ngaral. Dito po maraming bumabagsak kahit workers daw. Maraming nahuhuli na nagsa-selfie-selfie. So, which is dapat hindi po. Kahit tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, dapat po hindi tayo na hindi tayo na-distorbo ng mga gadget po natin. And number 5 or letter E, if needed lang naman. If needed daw. If needed, ano daw? Please ensure that you have taken your coffee. Tayo kami, mga, paano tayo, mga fasting tayo, di po ba? Pero syempre, pinakausap dito lalo yung mga members ko. Yan. Bakit daw po, kailangan natin mag-take ng coffee before service? Bakit? To avoid, ano daw? To avoid falling asleep. Diba? Pag nag-preach na si pastor, diba? Pag nasa kalagitnaan na daw, ang dami na natutulog. Kaya pag biglang sumigaw si pastor, pag biglang kumalampag, ibig sabihin, may natutulog, hindi nagkape. Kaya dapat daw po, magkape na muna para hindi po tayo antupin pag nangangaral na po ng salita ng Diyos. Ano pa daw po? Ayan, meron po bang bumagsak dyan? Kasi po, di ba, be sure na nandoon tayo para ano, para sumamba at hindi matulog. Kaya po tayo nasa church para sumamba sa Panginoon. So, ayan, okay po. Now, next is letter F or number 6 na po tayo. Ayan. Ito po, yung sa mga may mga bata naman po, sa may mga anak, dapat daw po endorse natin yung ating mga anak saan? Sa Sunday school. Dinadala po doon yung mga anak ko inyo para po sila po ay magsama-sama yung mga bata. So tapos, so they can have fun by playing with other kids while learning God's word at an early age. Yun po yun eh. Sabi, di ba, train up a child in the way he should go. Yung child pa lang, bata pa lang, itrainan lang natin sila sa word of God. Nasa gayon, paglaki po nila, dala-dala po nila yon. So ipagkatiwala po natin yung ating mga anak sa mga Sunday, sa Sunday school upang matuto rin po sila ng salita ng Diyos sa murang edad po nila at matuto rin sila makipag-fellowship na po sa ibang bata at walang iistorbo sa inyo habang kayo ay nakikinig. And last na po na etiquette, last na etiquette po natin ay ayan. Ito, maganda din po to. Last etiquette natin ay wear a decent modest attire during church fellowship and services. Yan. Ano daw po ang kailangan suot-suot natin every time na tayo po ay mananambahan? Dapat po ay yung decent, hindi naman yung bongga,
basta po siya ay modest. Sabi nga pagka yung malalim na Tagalog, yung mabining kasuotan, kaya mga ganyan. Diba? Hindi naman alam Maria Clara, pero basta lang po, hindi po malaswa ang tinusuot po natin pag tayo ay nananagahan. And even pag nasa Bible study po tayo, dapat wala tayong mga short shorts. Kasi po, ang Diyos po ang kaharap po natin. Ang Diyos po yung nangungusap sa atin. Kaya dapat, nasuot po natin yung tamang pananamit sa bahay. Lalo na tuwing Sunday. Kasi nga po, nasa presensya tayo ng Panginoon. Kaya dapat, nakabihis tayo ng pagsamba. Sa ating Bible study, sa GS, or any church activity, ang attire natin. So, ayan po yung mga dapat nating tandaan na mga etiquette habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. And next po na mararanasan natin or ma-experience po natin ay ang ano daw? Ang communion, hindi po siya palaging ginagawa na po yung communion. Hindi po yung communion na nandun sa booth. Yan. Occasionally, kung ibig sabihin ito, this is done to remember the death of Christ while partaking of the Lord's body. So, hindi po yung talagang katawan ni Kristo yung kinakain po natin o pinaghahati-hatian. Sabi po sa 1 Corinthians 11:23-26. 1 Corinthians 11:23-26. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Verse 26, as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Inaalala po natin yung kanyang kamatayan, kung paano yung kanyang katawan ay iniandog niya po sa atin o yung kanyang buhay. So, magamit po tayo ng tinapay, grape or strawberry juice bilang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Yeah. Ano pa po yung mararanasan po natin pag tayo po ay nananambahan? Ito, nasa last part na po. Ay, yun po, altar. Yeah, sabi po, like a mother giving birth to a child, this is when we help our victors be born in the spiritual world. So, pagkatapos na mapangaral ang salita ng Diyos, inaanyayahan kong lumapit sa altar ang mga bita o hindi pa tumatanggap sa Panginoon upang pangunahan sila sa pagtanggap sa ating Panginoon. So dapat meron tayo laging nadadala po sa Panginoon. So all brethren are encouraged to support them in prayer during their acceptance of the Lord Jesus Christ. So dito po inaasahan po, yun yung napapansin ko pag altar call na parang wala na. Pero dapat po inaasahan po ang ating katahimikan habang may altar call. Halagang bahagi po ito kasi ng buhay ng isang tatanggap na po sa Panginoon. Kaya nararapat natin itong pahalagahan at maglagay ng mataas na pagrespeto sa yugto na ito. Yan. Kasi pagka talagang may altar call, marami na naglalabasa, nag-ano ha na kasi tapos na yung
yung message na po. So dapat ang ginagawa po natin, nag-pray din po tayo sa sarili po natin. Na yung lumapit sa harapan ko ay talagang pagsisihan nila yung kanilang mga kasalanan. Kasi ililid nga lang sila sa prayer, pero dapat talagang nagsisisi sila na po sa kanilang pagtanggap, tinatanggap nila talaga na sila ay maging na sila ay makasalanan at maging totoo sa puso nila ang pagtanggap sa ating Panginoon. So tayo po yung nag-i-intercede, dapat nag-pray po kayo habang nandoon po sila sa harapan upang maranasan po nila yung kapahingahang inaalok ng ating Panginoon. Yun po yun eh. Diba? Sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who labor and heavy laden, and I will give you." Kaya pinapalapit po para magkaroon ng katingan, para yung ano na yung migatan, di ba? Number one ay kasalanan. Ilapit na sa Panginoon upang mapatawad at magkaroon na ng kapahingahan sa piling ng Panginoon. So yun po yung dapat nararamdaman ng lumalapit sa altar call. Yung rest na inaalok ng Word. Upang pag naramdaman niya po yun, susunod po siya sa pagbautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi nga po, nagkaisa po tayo sa pananalangin para doon sa mga lumapit sa altar call. So dapat po, yan po yung tandaan po natin na hindi lang yung mga teacher na lumalapit po doon sa altar ang nagpipray, dapat lahat po tayo nagkakaisa kasi may kaluluwang ililigtas ang Panginoon. Kaya dapat nagpipray po tayo na maging totoo sa kanila yung pagtanggap nila sa Panginoon. Number 8, ano pa daw po ang nararanasan po natin? Kanina may offertory na, ngayon may second offertory. Bakit meron naman pangalo? Ano? Yung second offering po ay po sila. May mga mag-suporta po para magpatuloy ang Friends Again at saka yung GC ko. Pero sa ating church po, ito yung tinutulong natin sa mga kapatirang nangangailangan. Ito yung sa operation, tulong po natin. Isang napakalaking pagkakataon para sa atin na makakayos sa nangangailangan ng ating mga kapatid. Kaya po merong second offering. Ang sabi ko sa Galatians 6:9-10. Galatians 6:9-10. Verse 9, "And let us not grow weary while doing good." Huwag daw po magsawa, di ba? "For in due time we shall reap if we do not lose heart." Yun po yun eh. Na pag huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti dahil in due time, aani din po tayo. Yan. And verse 10, "Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith." Lalong-lalo na po sa ating mga kapatiran. Pag mayroong pagkakataong makatulong, tulong po tayo. Kasi nga po, babalik din po ng Lord yan sa atin. Kaya huwag po tayong magsawa, magbigay sa mga dapat bigyan. Kapag darating ang panahon, anihin din po natin kung ano man po yung ating itinanim, sabi niya. And last is the ang huli po na mararanasan po natin. Ayan, marami na po. So, pagdating dyan, ano daw po yan? The last yan. Number 9 is the benediction. Ano ba yung benediction? Ito po ay isa or one of the most important activities you're seeing here.
the complete blessing that lahat ng areas ng buhay natin ay pinagpala sa benediction. Pero kung umalis na po tayo, hindi po natin namimiss o hindi nakukuha ng maraming dumadalo sa Sunday service. Kasi nga po, nag-uuwian agad after ng preaching. Kaya nababaliwala yung salita ng Diyos na napakinggan nila sapagkat walang basbas ang Panginoon. Na yung konting minuto na lang na po, hindi pa nahintay matapos, nasayang po yung pagdalo. Kaya minsan, wala po tayong blessing. Kaya kumpletuhin po natin ang kabuuan ng pagdalo sa bawat pagtitipon, hindi late, at hindi umuwi ng maaga. Yan po. Para kompleto po. Lalo-lalo na nga po sa Sunday service upang complete yung blessing na matanggap po natin. So, balikan po natin yung ano yung siyam na yon na nararanasan na beginning of offertory and benediction. So, yun po yung kompleto po na rekado, sabi nga po. Kaya no, nawa, matandaan din po natin ang dapat gawin sa bawat bahagi ng mga gawain na yan na itinuro po sa atin, lalo na yung mga right etiquette upang matanggap po natin yung special gift na hinanda ng Diyos sa bawat dumalo. Yan. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo po ba?